Sa panahon ngayon na mayroon na tayong malawak na pagpipilian ng mga pagkain, minsan ang food poisoning, stomach flu at mga impeksyon o lagnat ay nagiging mahirap iwasan. Hindi natin kayang tansyahin ang pagkasariwa at kalinisan ng mga pagkain nakikita natin sa iba't ibang kainan. Ang bakterya, germs at iba pang mga mikrobyo na hindi nakikita ng ating mga mata ay maaaring magsilbi bilang trigger at magdulot ng isang network ng mga sintomas na nagiging sanhi ng pagiging uneasy ng sikmura at paghusuka. Kadalasan, ang paghusuka ay hindi natin makokontrol. Nangyayari ito bilang isang reflex action. Kapag ang katawan ay nagkonsumo ng anuman na hindi natin gusto o madumi, ang defense mechanism ng ating katawan ay ang ilabas ang mga hindi pa natutunaw na pagkain na ito sa pamamagitan ng paghusuka. Paano maiiwasan ang paghusuka? Tara na at ating alamin! Ang paghusuka ay isang sintomas ng mas malaking impeksyon. Ang pathogen sa pagkain ay hindi agad-agad nakikitil. Nagiging sanhi ito ng paghusuka sa isang individual. Ito ay madalas na may kasamang iba pang pagbabago sa katawan. Isa itong potential na sanhi para sa pagpapawis pati na sa mas mataas na heart rate. Maraming mga individual ang nakaranas na rin ng pakiramdam na mawalan ng malay. Mahalaga na alamin ang pagkakaiba ng pagduduwal at paghusuka. Ang pagduduwal ay madalas nangyayari bago ang paghusuka. Ito ang masamang pakiramdam na nararamdaman natin na nagpapahiwatig sa paghusuka, ngunit hindi naman ibig sabihin na susuka ka talaga. Maaaring dahil ito sa motion sickness o stress. Ang mahabang car rides ay hindi para sa ilang mga tao at nagresulta sa pakiramdam ng pagduduwal. Overeating, a common cause of vomiting. Ang iba pang sanhi ng pagsuka ay acid reflux at sobra-sobra o sunod-sunod na pagkain. Ang overeating ay napakakaraniwan at hindi natin namamalayan kumukonsumo tayo ng pagkain nang higit pa sa abilidad ng ating sikmura na tunawin ito ng madali. Ang paglagpas sa limitasyon na ito ay maaaring magresulta sa pagsusuka. Ang pagkain ng iba pang mga pagkain at inumin tulad ng sobrang pag-inom ng alak ay maaari rin magdulot ng pagsuka. Dahil ang alak ay may abilidad na sirain ang natural na lining ng gut, nauuwi ito sa uneasiness. Maraming tao ang humaharap sa eating disorders tulad ng bulimia at anorexia. Ang mga ito ay mga sanhi rin ng pagsuka. Ang mga individual na mayroong sakit na ito ay maaaring pwersahin nila ang sarili na sumuka upang mapanatili ang isang partikular na imahe ng katawan. Bukod pa sa mga nabanggit na sanhi, mayroon pang mga seryosong kondisyon na nauuwi sa pagsuka. Ang mga ito ay appendicitis, migraines at headaches o tumors. Home remedies. Luya. Magdurog ng isang pirasong luya at ilagay ito sa tubig. Magdagdag ng isang teaspoon ng honey at inumin sa buong araw. Ang luya ay may kakayahan na pakalmahin ang iritasyon ng sikmura at magdala ng mabilis na ginhawa. Isa pang magandang paraan upang kumonsumo ng luya ay sa pamamagitan ng paggawa ng fresh ginger tea. Kumuha ng isang teaspoon ng freshly grated ginger root sa isang tasa ng kumukulong tubig. Salain bago inumin. Klabos. Magtabi ng kaunting mga piraso ng klabos sa iyong bibig at sipsipin sila sa loob ng mahabang oras. Ang amoy at lasa ng mga klabos ay maaaring magdala ng mabilis na pagtigil sa pagsuka. Nagdadala rin ito ng pagbabago sa taste buds. Binabawasan ito ang sensitivity ng bibig, kaya uminom ng clove tea upang iwasan ang pagsuka. Kumuha ng isang tasa ng kumukulong tubig at magdagdag ng isang teaspoon ng mga klabos. Salain bago inumin. Sugar and salt water. Dahil ang pagsuka ay may abilidad na mauwi sa kawalan ng balanse ng iba't ibang mga level ng salt sa katawan,
Maaaring ito ay sodium, potassium at iba pa. Ang pag-inom ng tubig na may asukal at asin ay may potensyal na ibalik ang mga level na ito sa normal range para sa mas epektibong pag-function ng katawan. Ang solution ay hindi hahayaan ang katawan na maging dehydrated at iiwasan ang panghihina ng katawan. Lemonade. Uminom ng isang baso ng tubig na may lemong pinigal dito. Kung kailangan, ang honey ay maaari ring idagdag para sa mas masarap na lasa ng lemonade. Ang vitamins at minerals na mayroon sa lemon ay maaaring magsilbing panlaban sa pagsuka, kaya naman agad itong pinipigilan. Orange juice. Ang sariwang homemade orange juice ay binabalik muli ang mga nawalang minerals, vitamins at nutrients ng katawan nang mabilis. Mayroon rin itong potensyal na dalhin sa normal range ng blood pressure. Maaari mo rin kainin ng oranges as is o sa forma ng salad. Ang citrusy flavor ng prutas ay tutulong na iwasan ang pakiramdam ng pagsusuka. Peppermint. Ang peppermint ay matagal nang tinuturing bilang isang traditional na lunas para sa pagsuka. Ngunit wala pang siyentipikong ebidensya sa efikasya nito na singlakas ng saluya. Ngunit marami pa rin ang gumagamit nito para sa calming properties. Ang pangunahing sangkap ng peppermint ay menthol, na sinasabing nagpaparelax sa sikmura, na kayang pigilan ng cramping at pagduduwal. Isang maliit na pag-aaral noong 2014 nang sinasabi na maging ang amoy lamang ng peppermint oil ay kaya ng pigilan ng pagduduwal. Ngunit mas marami pang pag-aaral ang kailangan upang alamin kung ito ba ay isang epektibong lunas. Ngunit kung nakakaranas ka ng parehong pagduduwal at pagsuka, ang peppermint ay maaring hindi maging sobrang epektibo. Dahil ito ay unang ginagamit upang gamutin ang pagduduwal at hindi masyado sa pagsuka. Kung nais mong subukan ng peppermint, maaari kang bumili nito bilang tsaa o mag-diffuse ng peppermint essential oil para sa aromatherapy sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 2-3 patak ng peppermint oil sa diffuser na puno ng tubig. Get fresh air. Nirekomenda ng mga eksperto ang deep breathing exercises at sariwang hangin bilang unang panangga sa pag-control sa pagduduwal. Minsan ang paglayo sa mainit na paligid at pagpunta sa malamig na hangin ay sapat na upang talunin ang pagsuka. Ang method na ito ay mas epektibo para sa mga bata dahil ang mga bata ay madalas na mas magandang response sa mga lunas na walang gamot kaysa sa mga adult. Ito rin ay particular na epektibo para sa car sickness dahil ang maliliit na espasyo sa sasakyan ay maaaring madaling maging stuffy. Ang apektadong individual ay dapat na kumuha ng sapat na pahinga rin. Kailangan niyang humiga at hindi dumapa. Ang mahabang oras ng pahinga ay sobrang makakatulong sa pagbuti ng kondisyon. Ang pagsuka ay maaaring magdulot ng sobrang panghihina at kung hindi agad masolusyonan, ay maaaring umabot sa nakakasawing mga level. Pinapayo rin na huwag voluntaryong pigilan ng pagsuka dahil ang katawan ay gumagawa ng effort upang tanggalin ang substances sa katawan na maaaring nakakasama sa kalusugan ng isang tao. Nagustuhan niyo ba ang aming video? Ano pang hinihintay niyo? Kayo'y mag-like and subscribe na! At syempre, huwag niyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!